Buonanotte. Ma da te un caso. Vuoi attrio? Su? Hi! Tingnan natin mga comment. Hi guys! Welcome to A Day with Bec and Papa Guo! Wala pang tao? Meron na? Wala pa yata. Kwento-kwento ka na, utosan. Wala masyado ko ng kwento, kaso. Kinakabahan lang. Bakit? Tayong dalawa lang nandito eh. Ay, mainit oh. Hi guys, today is our Q&A. Yan. So, hello po, konnichiwa. Hello. Konnichiwa. Ina Hernandez. To. Wow, nice shirt. Thank you. Thank nice you. Shirt daw. Terno kami. Ta-dam. Ta-dam. Morning, Alessa from KSA. Saan ba yung KSA? KSA? Morning na nga. Hello, Marcelina. Mas masaya ang live. Hello. Ayan na, dumadami na sila. Talaga? Mm-mm. Hello, Marcelina. Pwede na tayo mag-start. Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Arabia, nakalagay. Watching from Hong Kong. Hello, Marcelita. Simples from UK. Thank you. Thank you. Si Kay, ayan na si Kay. Snoopy pa rin. Continuation, Kay. Continuation. Kasi hindi namin na-record yung sa Instagram. So, ikukwento ko naman ngayon since marami naman na tayo. Ikukwento ko lang kung bakit hindi kami natuloy last week. Di ba? Nag-plug tayo ng ano ng ad na magla-live kami last Sunday, hindi natuloy kasi nung trinay kong mag-live, ayaw, I need 24 hours pala para ma-enable ko yung aking live. No, patosan. Hi. Kaya ito pa rin yung suot namin. Watching from Osaka. Hi, Osaka. Doctor Encarnacion Doctor. Samantha Kauri. Konbawa.
Kumbawa. Kumbawa. Ayun, kuko ni Leryo. Lampas ng 6, kumbawa. Diba? So, yun. Pwede nang mag, ano, pwede nang magtanong. Since ito ay Q&A. Dito makikita naman natin lalabas yung message eh. Diba? Kaya nga nakasalamin si Utosan para makita niya yung mga questions. Wala mayan. Wala masyadong. Ayan na, may nagtanong. How many years na kayong married and together total? Ilang taon na daw tayong kasal? Mga 22, 23? Oo, mga 23 years kaming married, pero together ay... Ngayon lang. 30 years, hindi, yung tayo, 30 years talaga. Pero yung magkasama na kami dito sa Japan, mag-4 years pa lang. Oo, kasi pag ganun-ganun lang, dati pumupunta si Papa Gus sa Philippines, tapos magsistay siya doon ng 1 year. Tapos ako tsaka, naman yung... Tsaka trabaho kasi yung kasan eh, doon sa Pilipinas, no? Ano po ang masasabi niyo sa nangyari kay Prime Minister Abe? Siyempre, nakakalungkot dahil... Accident, pero... Tanga-tanga talaga, ano, polis ng Japanese? Tanga? Tingin mo? Oo, kasalan lang talaga ng polis yan eh. Pero, di ba, hindi naman, kasi parang ang violence ng baril sa Japan. Hindi, ganito yun. Kasi isang putok, dapat ano sila ganun. Oh, yun nga. Oh. Late sila. Dapat kinover ka agad nila si Abe-san, no? Talagang demanda na yung mga polis. Meron ganun? Meron. Pero, walang magagawa. So, dami. Kasi, di ba, parang tayo lang sila, ganun lang. Isang puto, di ba puto? Ayan, ano pa ang question? What is the great sentiment of the Japanese? Sentiment sa pagkamatay? I guess, syempre maraming kay Abe-san, marami syempreng nalungkot dahil pinakamatagal na upo sa... He was the longest prime minister in the history of Japan. Diba? 8 years siyang nag-reign as prime minister. So, lahat halos ng mga prime minister, 4 years lang eh. Mga, pero, pinakamatagal, 7 year, 10 months yata. Lampas kasi 8 years si Abe. Si Abe-san. Pero sabi sa news, siya ang longest running. One of the great leader of Japan. Q&A with what's your theme song? Kwento mo daw anong theme song natin saka love story. Theme song ano kaya? Bobby Caldwell? Kasi mahilig si Papa Gus sa ano eh sa kay Bobby Caldwell. Yun ang favorite ano? Singer niya. AOR, no? Gustong gusto ko. Mga AOR, mga Toto. So siguro yun ang isang kung bakit ko rin nagustuhan si Papa Gu dahil mahilig din siya sa music. No, Tosan? Ay. Parang pareho kami ng ano, pareho kami ng vibe yung gusto ng sa music. So kwento mo na yung ating daw love story. Ay, nakakahiya naman. Love story. Hindi, may nagtanong eh. Ayan. Hello, lovely couple. Watching from California. Hello, Adet. Wow. Season. Ano naman ang nagustuhan ni Utosan kay Mama Bec? Ano daw nagustuhan mo sa akin? Kasi maraming wala na akong... Marami ako kulang. Pero... Maraming natuto ako kay Mama Bec. Tama ba? Kwento mo pa paano ka natuto mag-Tagalog. Kasi ang dami-daming nagugulat. Bakit ang galing ng ang galing mo mag-Tagalog? Kasi mahirap sa English, di ba? Matigas na dila. So,
hindi ko kaya ng English. Kaya palagi kasama si Meryl kasi dati. Oo, oh, kwento ko sa kanila. Taping, shooting, tapos so maneho na ako sa driver ni Meme. Mm-hmm. So palagi tanong-tanong kay Meme na itong ano ibig sabihin. Yung umpisa, no? Oo. Tapos tanong-tanong ako talaga sa kanya. Tsaka ang lagi niya kasing kausap nung nasa mm-hmm. Philippines siya, si Meryl, dahil nung nagpunta si Papa Gu sa Manila noon, si Meryl was 9 years old pa lang. Mm-hmm. Ang liit, no? Ganyan pa. Oo, maliit pa. Mm-hmm. Tapos, yung... So, palagi siyang kasama mm-hmm. ni Papa Gu sa taping, sa shooting. Mm-hmm. So, syempre, wala siyang choice kundi matuto mag-Tagalog dahil... Kahit pa paano, natuto na. Natuto siya. Mm-hmm. At hindi niya nakalimutan dahil siguro constant kausap, no? Mm-hmm. Kausap ako, Tagalog. Pero pag dito sa Japan, lagi sinasabi ni Otosan sa akin, huwag ka magsalita ng Tagalog para matuto ka naman ng Nihongo. So may nagtanong, ano daw ang favorite Filipino food mo? Ay, tuyo. Okay. Tuyo, tsaka sinigang na miso, sinigang kangkong. Alam niya yung mga adobo tsaka, ha? Adobo, pwede na. Pwede. Ah, tsaka ano, torta, no? Torta, tinapa, tsaka kare-kare, hindi masyado. Pinaka-importante. Favorite mo? Adobong? Pusin. Ang galing. Adobong pusin. Best talaga. Masarap. Adobong pusin. Masarap talaga. So may nagtanong naman, ilan daw ang anak natin? Chini. Tatlo, di ba? Oo, tatlo. Si Meme. Mm-hmm. Tapos si Ken. Tapos ang bunso, si Kay. Blue Hakei. So, si Ken is 30 years old na. Mm-mm. Si Kay is? 26. 7 ba? Ayan na naman, Kay. Hindi na naman alam ni Papa. Ano ba? Sabi niya. Mali. 27, di ba? Ampon daw kasi siya. Wag ka maigay. What is your language of ano, affirmation? Language of love? Something like service words of affirmation? Actually, wala. Di ba? Okasan lang. Mm. Oka, mga ganon. Yun, parang yun yung terms of endearment namin. Hindi namin binubuo. Oka, uto. Mga ganon. Mm. Kasi, oka, oh, okasan means mama. Tapos utosan means papa. So, yun yung ano namin na pag ano, okachan to utochan. Parang maikse, no? Mm-hmm. Paano daw tayo nagkakilala? Yun nga. So, nagkakilala kami, syempre, dito na sa Japan. Mm-hmm. Dahil, kwento mo na. Kasi... Dating-dating uso kasi parang Japayuki sa Pilipinas eh, Pilipino. Mm. Uso so, kasi yung mga television dancers na pumupunta ng Japan, diba? Tapos isang Saitama ken ng, ano parang ng club ba yun? Cordon Bleu. Doon na akong trabaho ng manager, no? Mm-hmm. So, dating si Mama Bec ng... dancer group? Mm. Dancer group ba? Hindi, no? Isa lang kasi. Hindi, tatlo ka so, group din. Kato tsaka Vilma, di ba? So, pupunta siya ng Cordon Bleu. Doon kami kilala, no? Doon kami nagkakilala. Tapos, date-day, tapos, no? Balot taberu. Balot? May nagtanong eh. Ah, balot, ano? Ano tawag yung? Sabaw lang. Sabaw tsaka Pinoy. Kumbawa, Mama Bec and Papa Gu, pasyal po kayo dito sa Okinawa. Ito sa Okinawa. Ay, malapit ah. Punta ka na. Oo, dalawang beses lang. Ako, hindi pa punta ng Okinawa. Magandang lugar. Ang ganda.
Pero mainit lang, 'di ba? Mainit pero walang ano eh, walang pawis. Ano lang masarap na hangin tapos ano, ikitain eh. Maganda, maganda kasi dun eh. Ano daw ang secret para tumagal ang relationship ng Filipina-Japanese despite sa culture? Actually, that's a very good question kasi parang it took me time also to adjust dun sa culture ng Japanese. Siyempre, ang number one ano diyan yung language. Kasi kahit hanggang ngayon na marunong ako magsalita, may marami pa rin akong hindi naiintindihan. So minsan meron pa rin sinasabi si Otosa na hindi ko naiintindihan yung pinaka ano yung ibig sabihin. So I think number one key is patience, yung tiyaga, di ba? Kasi naman pag ang isang tao ay mahal mo, syempre matiyaga ka na intindihin. And siguro isa pang ano na kaya kami rin nagtagal ni Papa Gu dahil sa pag-asikasa, no, Tosan? Ay. Yun, yung pag, parang pareho kami nag-a-adjust sa culture, pero siguro kaya rin kami tumagal is it's because na hindi kami talaga nung buong 30 years magkasama. Mm-hmm. Diba? May time na pupunta si Papa Gu sa Philippines ng 1 year, tapos babalik siya dito. Tapos ako naman ang pupunta, pero hindi ako magtatagal. Siguro pinakamatagal na 1 month or 3 months pinakamatagal, no? Hanggang sana ayos na yung aking permanent visa. So ngayon, ito na yung pinakamatagal kasi going on 4 years na, no, Tosan? So ayun. Magbigay ng isang kasabihan ng mga Hapon. Kasabihan? Ano daw kasabihan ng Japanese? Hmm? Parang... Ako, nasa dulo ng dila ako. Kasabihan? Yuteta? Yuteta dyan ako. Nihonji na yuteta. So. Nakamukha sino. Parang, kotowaza. So. Hmm. Ano daw, magbigay ka daw ng isang example. Nan daro na. Hindi, alam ko dapat hindi na sinungaling eh. Nani ka na? Mahirap ng ano no. Dapat may respeto. What is your most favorite season? Ako, favorite ko talaga winter. Kasi, ang sarap ng winter, di ba? Actually, autumn, no? Autumn talaga yung autumn talaga. Perfect weather. Tsaka dahong, ano, pula, yellow. Maganda. Yes, I agree. Best ang Filipina wives na mag-asikaso daw sa husband nila. Best daw ang Filipina. Talagang best. Hanggang pet, punas na. Anong favorite food ni Otosan? Ng Philippine food? Hindi, Japanese. Japanese. Unagi ka na. Unagi favorite niya. Unagi sushi na na. Sushi. Unagi sushi. Ato, soba, somen, para ano, chuchu. Konnichiwa, Papa Gu. Hai. Konnichiwa datte. Konnichiwa. Paredes. Maureen Paredes. Konnichiwa. So, ngayong summer, mainit na dito sa Japan, mainit. Kaya yung... Pero alam mo, kasi dati bata pa ako, hindi ganyan mainit eh. Hindi ganyan pa kainit, ano? Kasi, ngayon, di ba mga kalsada, dati kasi maraming kalsada na hindi lubog-lubog, ano, lupa lang, maraming ano... lupa. Lupa, pero ngayon lahat, ano, cement na. Cement, tapos asfalto, di ba? So lumainit. Tama. Tama yung theory mo. Kaya, grabe talaga mainit. Climate change po. Oo. True.
climate change yun eh. Siyempre, the more na ginagawa yung mga kalsada at ginawang asfalto, lalong uminit. Dati kasi lupa eh. So, lupa. Tapos, yes. May ano, maraming space sa ano eh, mga lupa. Hello from Dubai dati. Hello! Florian de Los Angeles. Sino daw ang disciplinarian sa atin? Sino daw yung madisiplin? Ako yata, no? Ako ang madisiplin. Pinaka maganda, dapat, anong, asawa? Oo, ukasang. Asawa siya, ukasang. Parang snob na lang, ano? Si Kay, edi si Mama. Tama. Yun, so, ano pa ang pwede nating ikwento? Mga ganyan-ganyan lang, wala na yan. Ganon? Ayan, may nagtanong ulit. Bakit kayo lumipat ng bahay? Ay! Kasi dati, taga-Mitaka talaga kami sa Tokyo. So, ngayon, nandito na kami sa Yokohama kasi itong bahay na ito sa... Malapit na. Oo, malapit. Malapit sa... panganay ko. Malapit sa bahay nila. Takun. Sa anak ni Papa Gu. Kaya we decided na dito na. Papa Gu Sugoy Tagargo. Umay na, Ureshi. Arigato. Dahil kay Meme. Yay, winter season sa Australia, Christmas in July. Most adorable trait of each other. Ano daw ang gusto mong... Bakit? Paano ko ba i-explain yun? Diba? Kahit na matagal na kami, mahirap ko pa rin ma-explain sa kanya. Ano daw yung parang nagustuhan mo sa character ko? Adorable sa character ko? Ano? Kaya, sinabi ko kanina, diba? Wala na akong mahina ang puso. Hindi. Character ito, San. Ugali. Ah, matapang kasi. Yun ang nagustuhan mo? Matapang. Tapos, diretso ng salita. Parang wala ako kasi, tapos, mabilis na ikot na utak. Ako naman ang adorable trait ni Papa Gu, malambing. Malambing siya. Hahaman ako kay Mama. Si Kate? Sino anak na kasama niyo dito? Ang kasama namin si Ken. Pero nasa work siya ngayon eh, kaya... Yun. Ano pa? Meron pa uling nagtanong. Swerte niyo po kay Papa Gu. Sabi nila, sumitay mga Hapon. Hindi, mabait. Mabait sumitay. Yung... Mabait dyan ay... Bata, chigaw di siyo. Ah, sumitay. Sumitay wa, nani? So... Sumitay wa. Dara, sabi ko ba ikaw malambing eh, kaya sabi na swerte ko daw. Ano kasi, trabaho kasi sa ano diba, parang stress, mga ano. Kaya, ibang Hapon, may mga 50-50. Pero gusto ko kasi kay Papa Gu, pag uuwi na, oh Kachan, nandito na ako. Diba? Malambing talaga eh. Maigay, no? Pero na-adapt, sabi ni Kay, na-adapt na yung Filipino culture mo. Na-adapt mo na rin. Kahit papano, no? Diba? Kahit papano. Parang Pinoy na rin siya kasi magsalita. Diba? Tsaka Pinoy din, malambing eh. Tsaka ano? Sabi niya, yung anak mo, doktor, matatapos na. Oh, actually, tapos na siya. Kukuha na siya ng board exam sa... Malapit na, no? So ngayon, malapit na rin ang matapos ang internship niya. So meron na kaming doctor sa family. Very proud of it. Hello. Shout out here in Kim Ferrol, Gubat, Sorsogon. Hi, Kim! What is your most memorable moment? Ano daw ang
moment na hindi natin makakalimutan. Pamotarbay ko no date na eh. Ah, so dali. Mm. Yung unang-una kaming nag-date na nag-ano kami touring, no? Mm-hmm. Hindi talaga makalimutan, Leo. Mm-hmm. Punta ng bundok, no? Mm-hmm. Tapos ano? Kailan po pupunta si Guido sa Japan? Nako, sana soon. Mm-hmm. Gustong-gusto na rin namin siya pumunta dito para ma-experience naman yung Japan. Para mahirap yata na ano, makarat na naman sa ano, corona. Oo nga, parang tumataas na naman ng corona. Mahal daw ano. Ng ticket. Mm-hmm. Baka nga, hindi na tuloy. Sana tuloy na sila, no? Pati si Kay, Meme. Sabi ni Kim, thank you, Mama Bec. Also, fan of Inay Maricel. Sana po sa susunod mag-vlog po kayo ni Inay na magkasama. Meron na kaming dalawa ni Maria, kung hindi niyo pa napapanood. Pero nung umuwi ako noon sa Philippines. Diba? Ano ang ugali na namana ng mga anak sa bawat isa? Ano daw namana ng anak? Hmm. Si Okasan, si Kay. Ako si Ken. Memewa. Si Memewa hati. Ah, pero ang bait kasi si Meme. Para... So pinakamabait si Meme? Meme. Actually. Mm-mm. Talagang mabait. Ano po ang reaction ni Papa Gu nung malaman niya na famous na actress ang sister niya sa Philippines? Hmm, go ahead! Yun daw ang reaction niya. Talaga? Ginojin? Parang... Yun, nagulat siya. Siyempre nagulat siya. Pero very warm naman yung ano, nung nakilala niya si Maria. Parang vibes ka agad, no? Sana ka Papa Gucci tawag sa akin. Actually, Papa Gucci yung na word, ikaw. Yung pangalan ni Papa Gucci, yun pala ang hindi nyo alam. Yung word na Papa Gucci ay galing kay Maria. Siya ang nagpangalan kasi nga, no Gucci, sabi niya hirap naman dahil dito sa Japan, laging yung last name yung una, di ba? Kaya Mr. No Gucci. Sabi niya, ay hindi. Papa Gucci na lang. So simula noon, lahat na Papa Gucci na ang tawag sa kanya. Hanggang ngayon. Tapos minsan na Imperial Army tawag sa akin eh. No? Kailan din uuwi ng Pinas si Papa Gu? Sa ngayon, wala pang plano. Dahil unang-una nga, busy sa work and mahal ang ticket. And ayan, pataas na naman ng ano? Corona. Tsaka mahal na ano PCR check, no? Dalawang ano tapo. Po ang story behind sa name ni Doc Brew? Bakit daw Doc Brew ang tawag kay Kay? Well, kasi si Kay, bruha talaga. Hindi ibig sabihin na ano, kumbaga prangka siya magsalita. So, kahit na, halimbawa, hindi maganda yung buhok mo, sasabihin niya kagad, di ba? Pero alam mo, Kasa, hindi ako talaga makalimutan ginawa ni Kay. Kasi, bata pa si Kay, ah. Yaya ni Kay. Yaya ni Kay, bagong-bago. Suot siya ng sapatos. Pilya talaga si Kay noon pa. Tapos sabi ni Yaya, ay tingnan mo Kay, ang ganda ng sapatos. Hindi sapatos, chineras. Chineras. Sabi ni Kay, bago? Tinapon sa kanal. So sinabi ni Kay, hindi na bago. Sabi niya. Talaga hindi ako makalimutan, no? Yan ang story behind sa ano ni... Kasi nga si Kay, napakapilyang bata na hanggang ngayon. Basta pag meron siyang hindi gusto or nakita na mali, sasabihin niya kaagad. Kaya, hindi siya sinungaling. Kaya si Meme ang nagsabi naman sa kanya. Si Mary lang nagbinyag sa pangalan niyang Doc Brew. Dahil kay Meryl. Pero
talagang salita ng derecho, hindi siya sinungaling. Pero lahat ng anak ko, hindi naman sinungaling. Mm. No? Gusto mo daw mag-artista? Sino? Ikaw. Ay! No. Mahirap. Pero kwento mo nung nasa Philippines ka. May ano yata, tatlong dalawa yata ng guest ako, no? Oo. Baka panood nyo. Ano title ng pelikula? Bullet. Bullet. Kasama na si Cesar, Cesar Montano, Jay Manalo, tsaka si... Wow, social. Tsaka si ano? Sunshine Cruz. Sunshine Cruz. Oo. Tapos kapatid ni... Sino ba yun? Kunyari pa, hindi mo daw alam. Sabi ni Kay. Di ba? Saya, kaya buruha. Di ba? Talagang hindi niya papalagpasin. Yung mga ganyan. Ay, tapos ano, buhay pa siya, ano, direct ka, ano? Sige nga. Sino may patay na ngayon eh? Direct, kaibigan ko dati, si direct. Joey De Leon. Joey, matanda na tayo, hindi natin maalala. Oo. Oh, oh. Direk Joey Sanchez ba yun? Chiga. Santos. So, guest ako na ano, anong kasama siya, ano yun eh, ano, singer? Gary Valencia. Ah, Gary Valencia, ano. Anong title ng show na yan? Love Notes じゃ なくて Oh my god. Ang luma. Oh my god. Love Notes. Ano 'yan? May show na 'yan. Ah, sa kanila may kwento kasi ano 'yan eh. Tapos ano no, kaya ni Mr. Joey Reyes. Ah, Joey Reyes. May nagsabi, thank you. Dare. Marichelle. I thank you so Joey Reyes. Yes, direct Joey Reyes. Oh, yun ang nag-direct. Ang galing! Naalala niya. Matanda na tayo, hindi natin maalala. Tapos, may minsan-minsan guest ako, no? Mm-hmm. Ah, tapos ano? Si... Patay na naman si ano? Comedian. Papa... Comedian? Mm-hmm. Super comedian sa Pilipino. Dito Dolphy? Dolphy! Oh, diba kasama din ako natin? Tapos, kaya ni Mr., kaya ni Mrs., nag-guest din. So, nag-guest din siya doon. O, diba? So, for a while, nag-artista rin ng konti si Papa Go sa Pilipinas. Pero mahirap. Daming guesting mo daw, sabi ni Kay. Bruha talaga, no? Uy, kinikilig ka daw. Bruha talaga. Akala ko pasok si Kay eh. Celebrity pala si Papa Gu. May sabi ni, ano, ni Marichelle. Sino sa artista sa Philippines ang idol ni Utosan? Artista? Oo. Yapa si... ano na na? Ano, Ricky Dabao ka na? Sa lalaki. Ricky Dabao ka. Ato ha, Philip, na da ke? Salvador ka na. Oh. Kakkoi ne, ano, putari. Onna wa? Babae wa? Yappa si! Maricelo Soriano de siyo. Siyempre. Diba? Favorite talaga ni Otosan yan. Hindi. Meryl Soriano, favorite din niya. Hello, Kay Peewee, watching from Commonwealth. Hi, anak! Late ka yata. Ay, oo, diba? Late ka daw. Kanina pa yan. 6 o'clock kami nag-start, late ka daw. Oo, wala na ako ng pawis. ang galing mo daw talaga mag-Tagalog. Sabi ni Kay, ang luluma daw ng mga sinabi mo. Bruha ka talaga, Kay. So, mamaya, mo wala na mga... Ayan na si Peewee. Sorry naman, ha. In fairness kay Peewee, nanonood ng ano ka yan sa YouTube ko. Arigato. Thank you. Ah, so, ibig sabihin, wala siya ng pasok, no?
Ah, Sunday kasi. Nakakilayo. It's better to be late than to arrive haggard daw. Tama! Yon. Tapos, ayan, may nag-question uli. Masikat pala si Papa Gu kesa kay Yachan. Si Yachan? Oh, Yachan eh. Ita niya. Kilala mo, di ba? At ako to, Ari. Parang isang beses yata ng, ano, sa channel 2. Parang kilala yata. Kasama si, ano, si Baba. Sino ba yun? Babae. Baba. Ay, ay. Ay, ay. Isang beses meet. Kilala si Yachang. Nasaan kaya? Kilala. No? O, baka balik na dito sa Philippines. Oh. Ay, sa Philippines, ay, sa Japan. Japan. Mm-hmm. Kasi wala nang... Show, the show? Wala nang show. Hindi makatulog si Papa. Hindi ka daw makatulog, Otosan. Thrift store vlogs po. So, yes, Marichel. Nag-ano lang ako. Marami na namang bago. No? Thrift store. Recycle shop. Soon. Mm-mm. Meron na naman kami mga na-discover dito sa Yokohama. Oo, tsaka marami. Ang laki-laki. Grabe. Parang pag pumunta ka. Mm-mm, hatid kita. Hindi, pag pumunta ka kulang ng half day, di ba? Over, pero mga pwede half day, no? Oo, ganun kalaki. Marami ako nang bili ng mga kochi-kochi. Kaya nga nakakatuwa ang mga thrift store vlogs nyo. Po, lalo si Papa Gu, di ba favorite niya? O, favorite din niya sa Cubao. No? Kwento mo yung sa Cubao. O, kasi, alam mo, bili ako ng Cubao, benta na ako sa Japan eh. Ah. Tapos, alam mo ba meron? Mga Red Wing na sapatos, Olden na sapatos, North Face na jacket. Mahilig din siya talagang pumunta sa ukay-ukay sa Philippines. Tsaka Cubao, tsaka ano, Umpin. Umpin? Umpin. Tingnan mo, nakarating pala siya ng Umpin. Ano, malapit sa Iseta? Maraming dun eh. Oh, may question si Piri. If gagawin sa MMK ang life mo, Papa Gu, sino ang artista na lalaki na gusto mong maging Papa Gu? Ah, si ano, Lito Polimentel. Naka na. Yeah. Kilala natin. Mm-hmm. Talaga, magaling na artista si Lito Polimentel. Lito Polimentel ka ne. Parang kapalit sa akin, di ba? Oo, sino yung magiging Papa Gu na... Ah, di mo yan pa. Likida pa ako ka na. Likida pa ako. Dito Polimentel. Pimentel. Kana? Nakana? Si Piwi talaga o tourist story? Ako? Tourist story? Ako, wala namang ganyang project. Nakarating sa ukay-ukay ng naglalakad? Oo! Lakad talaga. Ang Cubao hanggang Scott Delgado, lakad din. Oo, ne? Oo, tapos, film base hanggang Rotonda. Saan ba yung Rotonda sa ano? Lakad din. So, meron nagtanong, name top 3 best lovely celebrity in the Philippines. Magandang artista daw sa Philippines. Babae? Siyempre, unang-una si Tita, di ba? Oo, Tita. Sabihin mo, ikaw ang magsabi sa kanila. Maricel Soriano, si Meryl Soriano, tapos Bekbek Soriano. Hindi ang mga artista. Oo nga pala. Yapa si ne. Maganda ko. Dali ka na. Ang kaibigan ni Meme, si ano? Gusto ko yun eh. Nikki Valdez? Chigachuete, Nikki dyan na eh. Kaibigan ni Meme. Bea Alonso? Chika. Pupunta siya ng ano, di ba? Pasyari sila sa ano? Sana maalala mo, Tosan. No, matanda na ako eh. Saan school nagtapos ang Dr. si Kay? Sa FEU. Tama ba, Kay? Ano nga yung buong pangalan ng FEU?
Alessandra De Rossi? 違う、Rossi、違う。Sabi ni Kay eh. Hindi. Si Alex? May nagsabi, sa bagay kamukha ni Papa Gusi Lito Pimentel. F.E.U. Jessica. Jessica na naman, hindi yun, ano? Malaki. Sino? Kaibigan ni Meme yun eh, me. Yun lang kilala ko yun eh. Otosan, sino yan? Ano? May iya, ato din. Tapos, makalimutan ko. Ayun, F.E.U.N.R.M.F. Yung tunay na pangalan. Sigaw, sigaw. Saan daw nagtapos si Kay ng ano? Alam ko lang kasi F.E.U. No, F.E.U. Diba? F.E.U. F.E.U. sa... Manila. Hindi. Doon sa malapit sa ano? Ferndale. Fairview. Fairview. Angelica. So. Ang galing ni Peewee. So, Angelica. Ang galing ni Peewee. Ang gustong-gusto ko din yan. Hay nako, sabi ni Kay. Hindi nila alam, guys, yung school daw niya. Alam namin na FEU, no? Mm-hmm. Hindi ko lang alam na NMRF. Mm-hmm. Ang galing ni Peewee. Mm-hmm. Galing talaga. May boyfriend na ba si Kay? May boyfriend ba? Merong naliligaw, pero siya na lang ang tanungin niyo. Mm-hmm. Yun. So, hala, nakaano na tayo? 40 minutes na. May nagtatanong pa. Meron po. Ayan, sinagot ni Kay, meron daw. Meron po. So, ayun na. I hope na nag-enjoy kayo sa aming live. Very first live, may mga pumapasok pang mga message. Hello po, watching from New Jersey, J.M. McConville. Condolence po sa peoples ng Japan for passing former PM Abe. Thank you. Ayun. So, yun na, our time is up. And gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumali sa aming live today. Actually, ito yung very, very first namin sa YouTube na dapat last week na hindi natuloy kasi nga nagkaroon ng problema dahil alam nyo naman na hindi ako mateki, di ba? So, dapat last week pa nag-Instagram na lang muna kami dahil kailangan pala na magbigay ng 24 hours bago ko ma-enable yung live feature ko sa YouTube channel. Anyways, ano, may nagtatanong pa ba? Continue pa po. Kasi nagugutom na kami. Hello, watching from Dubai. Mads Martin. Thank you. Fantabulous Q&A. Anyway, mag-ano kami ulit. Baka next Sunday, gawin natin every Sunday to. Kung hindi rin busy si Papa Gu, pwede kami uling mag-live next Sunday. So, ayun, bago ko kalimutan, please like this video, press that bell for notification, and kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At sana po ay nagustuhan nyo ang aming live today. And, Otosan, magpasalamat ka na sa mga lahat ng nakisama sa ating thank live. Thank you so much. And we hope to see you soon on our next episode, next live namin, next Sunday. Bye-bye! Arigato! Arigato gozaimasu! Stop na natin. God bless! Bye-bye! And...